Hello guys, welcome to Home The Beast Gaming. So, ayun, may content tayo ngayon. Ano ba yung 5 meta tanks na ginagamit ngayon? Or, ano ba yung 5 tanks na ano malakas ngayon sa patch na to? Bago natin ano yun yan, sagutin natin yan. Kailangan natin guys magpasalamat sa ating mga nagko-comment. Kasi kung di kayo nag-comment dyan, di ko sasagutin to. Comment lang kayo below kung ano mga gusto nyo malaman, tapos sasagutin natin yan. Ayun, doon na tayo guys. Ano ba yung 5 meta tanks na ginagamit sa rank game? Or sa MPL na rin guys, parehas din naman kasi MPL tsaka rank game. Ano ba yung lakas nila? Bakit sila meta tanks? So, may rank 5 tayo guys ng ano ng meta. Simula tayo guys sa ano sa pinakababa. Top 5 tayo magsimula. So, ang top 5 natin guys na tank is Pantay. Dalawa sila eh. Kasi dalawa sila ginagamit. May either pang protect or either pa counters. Pag wala yung top 1, top 2, top 3, top 4, ito yung last choice. Kasi madalas guys binaban yung ano na yun, yung top 4 na tanks na yun. Madalas high chance guys binaban yun sa MPL, sa rank game. So, ayun. Doon tayo focus muna sa top 5. So, ang top 5 tanks natin is Akai or Baksha. So, si Akai guys, ginagamit pag wala ng CC, pag wala ng pang-cancel or kailangan na CC yung ano yung team, gumagamit sila ng Akai. So, si Baksha naman guys, ginagamit kasi nga, sustain yung sides. Madalas guys, sa lineup ngayon, lagi sustain yung side, yung ano, yung off, dalawang off lane, dalawang side lane. Ayan, lagi yan sustain. So, ginagamit si Baksha para, ano yan, para magamit yung ano niya, yung effect niya sa pag ano ng ano ng life steal. Yan mabawasan yung mga life steal ng kalaban or regeneration. So ayun, ayun yung tulong ng ano ng top 5 tank natin. So ayun. Simula tayo guys sa top 4. So ang top 4 natin baka naiintindihan niyo kung sino guys. At alam na alam niyo guys, alam kilala niyo to kasi to napakatagal na to, hindi pa rin to nawawala sa era natin. So ang top 4 tanks natin guys si Chu. So si Chu guys, hindi naman basta-basta gagamitin si Chu guys. Kung pag open yung top 1, top 2, top 3, lalo na pag may Kufra, wag na wag nyong gagamitin si Chu. Kasi nga, pwede siyang, ano eh, pwede siyang i-burst ng mga top 3 tanks na yan. So, ayan, pwede yung i-offlane si Chu pag ganun. So, wag nyong gawin tank Chu. Kasi si tank Chu guys, medyo malambot nga yan. More on, kailangan pick off talaga yung laro niyan. More on zoning, first kill, kung napanood nyo yung mga Chu gameplay ko. So, ayun. Ayun yung top 4 tank natin si Chu guys. Pag wala yung top 1, top 2, top 3 natin. So ayun yung mga high priority. Si Chu kasi guys, madalas guys, ano eh, pag wala yung top 3 tanks na yan, madalas sa ano natin, kailangan may red 3 yung kalaban. So wala, imposible yung walang red 3 yung core nila. So si Chu ang bahala dun. Sisipain na lang yun, pick off kill. And dun malakas si Chu. So ang top 3 tank natin, napakabilis lang. Walang iba si Kufra. Kaya nyo guys, si top 1 si Kufra, diba? Top 3 si Kufra guys. Kasi si Johed, kanyang counterin si, ano, si Kufra. Kasi pag nag-bouncing ball si Kufra, ibabato lang ni Johed, mawala yung bouncing ball. So, ayun yung, ano, yung pang-counter sa Kufra si Johed. So, ayun. Bakit nga si Kufra is top 3? Si Kufra guys, ano yan eh, CC tank. So, nakakabosit din yan. Katulad nga sinabi ko sa Chu, si Kufra mas madaling makapatay ng ano ng malayo. Si Chu kasi medyo kailagan, mga ganoon, maghahabol si Chu. Ayun yung mga insights na gameplay. Ayun, tapos ayun naman. Doon naman tayo sa top 2 tank, guys. Ang top 2 tank natin, guys, si Johed. So si Johed, guys, alam niyo naman yung ginagawa ni Johed, 'di ba? Si Johed, guys, ang ginagawa niya is pang nagde-delay siya. Yung second skill niya kasi maganda, i-priority. Kasi ng movement speed, armor, tapos i-throw yung buff, madaming matatrow, yung kalaban matatrow. Ayan, ayun yung mga bakit top 2 si Joel guys. Nakita nyo naman yung gameplay na ginawa ko ng Joel, diba? Ang lakas mang delay. So, ayun yung mga, yung top 1 tsaka top 2, ayun yung mga pan-delay ng ano, yung kaya nila mag-delay kahit mag-isa lang sila. Ng ano, ng buff ng kalaban, or kahit anong delay na gagawin nila, or early kill, or early booset. Sila yung, ano, sila yung top 1, top 2 ko na rank. So, top 2 natin si Joel. So, on top 1 natin, si Hilda. So, walang iba guys si Hilda. Kasi nga, si Hilda ay, pag binabawasan siya, pag pumunta sa bush, ano lang, nare-regen lang siya ng ano, nare-regen niya lang yung mga bawas. So, si Hilda, kaya ang gameplay na ito, nandun lang siya sa buff ng kalaban, tapos, pinapakunat lang yung buff ng kalaban. Di ba nga, pagka meron, pag marami kayo sa buff, maladagdagan yung ano, parang kumukunat yung buff. So mahihirapan mag ano yung ano yung funnel ng kalaban. So gagawin ni Hilda, bawasan niya lang si ano si
yung nagbabuff tapos alis na. Diba? Siyempre itatank ng ano yan ng funnel yung buff. Eh masakit-sakit yung buff. Yun. So yung mga top 1 top 1 to top 5. So ayun. Ito lang magbibigay lang ako ng mga ano ng mga hints bago nyo gawin to. Kasi yung Hilda kasi guys may pang-counter yun sa Hilda. Mag-ingat kayo sa Valir. Pag may Valir tsaka may Hylos, hindi ka makakapasok guys. Hindi ka makakapasok, hindi ka makapag ano, makapag-ingat ka lang. Kunyari kung gusto mo talaga mag-invade or hindi mag-invade manggulo, bawasan niyo muna si ano si Valir. Pauwiin niyo muna si Valir, tapos pag napauwi niyo, sama kayo ng support. Tapos pag napauwi niyo si Valir, doon magugulin si Funnel kasi yung Valir guys ang pupunit sa ano sa Hilda. Mahihirapan si Hilda doon kasi iano lang siya, i-first heal first kill lang. So ayun, pag may Joyed naman, ingat lang kayo siguro sa ano sa Valir din kasi ang Valir din kasi kaya mang counter sa ano, pang-bosset. So i-aim yung mga ano pang stop para hindi mo ma-bosset yung ano yung funnel ng kalaban, ano, funnel nyo or funnel ng kalaban yan, yung ano, yung Valir pang ano, pang counter yan sa mga pang-bosset na Hilda at Joyed. So ayun, ang top 3 naman si Kufra. So sa Kufra naman ang counter naman dito is Joyed. Kailangan maban muna si Joyed bago niyo muna kunin si Kufra. Si Valir naman guys, hindi ka naman kasi manggugulo eh. Di ka naman manggugulo pag Kufra kaya more ano ka lang pick off. So hindi mo gagawin katulad na ginagawa ni Hilda tsaka ni Joe. So ano lang, anin mo lang. Bush gaming lang. So hindi naman siya ano na sa Valir. Yeah, more on pick off na si Kufra and setter tank. Yan, si Chu naman tayo guys. Pag Chu naman guys, huwag kayong pipick ng Chu pag meron open yung Hilda, Joyed or Kufra. Syempre, yun yung mga top 3 ano natin tanks. So ayun lang naman, napaka basic lang. Yung Chu naman, pick off gameplay yan. More on target yan talaga, funnel. Kunyari, pag magta-turtle, yan, tatago ko sa bush. Tapos, abangan mo talaga yung may retry nila. Pag nasipay mo yung retry nila, tawagin mo yung, yung kampi mo, follow up. Kill yan, auto kill. So ayun, Bakshan and Akai naman. So, si Bakshan and Akai, ayan, pwede nyong gamitin to. Pero kasi kadalasan pag napupunta tayo sa Bakshan, akay, laban tong Hilda, Joyed, Kufra, and Chua. So, ayun lang siguro yung mga re-recommend ko sa yung 5 metatanks. At ayun, maraming salamat sa comment nyo. At syempre, hindi ko naman ito masasagot kung hindi kayo nag-comment. So, comment kayo sa baba kung ano mga gusto nyo naman sasagutin natin yan sa next video natin. Yun lang guys, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga supporters sa amin nila, The Short. Yan. On the Beast.